palitan daw natin ng positive 1 volt. Ano yung magiging resulting equation natin? The rest of the variables that you see, hindi natin papalitan as is muna. It's just papalitan lang natin yung Vm of t. Ano po lalabas dyan? Magiging positive po yung peak change. Ayan, parang ang mangyayari dito sa loob, ano, medyo hindi ko na isusulat, ano, ng, I mean, hindi ko na isusulat ng buo, pero itong nasa loob ng bracket na to, mapapalitan siya ng FC plus delta F, tama ba? Ayan. So ito lang muna pinalitan ko, class, ha. Ito, to portion na to. Ayan. Pero still, itong buong expression na to, kasama yan. Ayan, actually, kasama yan. Para lang mapaikli yung pagsulat natin, para mapabilis, yung loob lang ang pinalitan ko muna. But the whole equation must be V FSK of T equals VC cosine 2 pi times FC plus delta F, or yung peak shift or peak change natin, times T. Ayan. Parang gano'n natin siya titignan. So, pinalitan ko lang yung nasa loob. So, positive. Nung nilagyan natin ng ano, ng nilagyan natin ng value, yung Vm of T na positive 1. How about kapag ano naman, logic 0 ang ipinalit natin? Ano mangyayari dun sa ano, sa loob ng bracket? Magiging ano yun? FC ano? Minus po. Yan, magiging FC minus delta F, or yung peak change natin. So, FC minus delta F. Again, yung buong expression dapat dyan will be VFSK of T equals VC cosine 2 pi times FC minus delta F times T. Yun yung buong equation talaga. Ngayon, anong gusto natin ipakita dyan? Makikita natin, class, na kapag sinubstitute natin yung value ng VM, which is the binary input, ayun yung information natin. Tandaan nyo yun, ayun yung information natin. Binago ni information yung ating equation. Sa paanong paraan? Na at logic 1, FC plus delta F yung nasa loob ng equation natin. Tapos on the other hand, kapag pinalitan naman natin yung binary input natin na logic 0 na sinet natin as negative 1, nagiging FC minus delta F naman siya. O di, maminsan-minsan, FC plus delta F, paminsan-minsan, FC minus delta F. E ano ba yung mga F na yan? What the F? Sabi nila. Yung F na yan na sinasabi, frequency po yan. Yan, what the frequency. Frequency, narinig na natin yan, yan yung the number of cycles in a given waveform with respect to a given unit of time, usually cycles per second. Ayan. So, yun yung frequency. Now, mapapansin natin at some instant, yung frequency na FC tsaka yung delta F, parehong frequency yan, ano? Tataas siya, magsasama siya, yung FC tsaka delta F, if ang modulating signal natin or yung information signal is logic 1 or positive 1 volt. Tapos bababa naman siya to FC minus delta F kapag logic 0 naman. May nagbago ba sa amplitude? Wala po. Eh, alin po ba dyan yung amplitude, sir? Eh di, etong ano po, etong VC. Ayan. Yung VC na yan, yan yung amplitude or yung taas ng ating signal. May peak value yan, gaya ng sinabi ko, meron ding
peak value sa taas, peak value sa baba. And then in between them is series of points na pag pinagdugtong-dugtong creates the cosine waveform kasi cosine function siya. So, makikita natin, wala naman nagbago dun sa VC. Na yan. Siya pa rin yun. Ano pa? Sir, wala po nagbago sa time. Wala. As is lang siya. Ang nagbago lang talaga yung frequency. Sa paanong paraan? Maminsan-minsan, FC plus delta T siya. Maminsan-minsan, FC minus, FC plus delta F siya. And then, paminsan-minsan, FC minus delta F naman siya. O di magkaiba yun, pag nilagyan mo ng value yan, halimbawa yung FC, 10, tapos yung delta F ay 1. O di paminsan-minsan, 11 siya, paminsan-minsan, 9. Naintindihan po ba? So nilagyan lang natin ng numerical value, no? Para makita natin, nagbabago. Eh bakit mo ba ini-insist, sir, na nagbabago yan? Eh kasi nga, nasa FSK tayo. Pinapatunayan natin na it is the frequency that is changing sa FSK, which is true. Yung frequency naman talaga nagbabago. Unlike dun sa nauna nating discussion, yung ASK, it is the amplitude that is changing. Minsan VC, minsan zero. Dito, minsan FC plus delta F, dito FC minus delta F, paminsan-minsan. Ang common lang dun sa ASK at sa FSK, parehong yung changes, whatever the changes will be, ang nagbabago palagi yung modulating signal, which is yung information signal din natin. Yung natatandaan ninyo, it is the information that changes the property of the waveform. Dun sa ASK, yung amplitude. Dito, yung frequency. O di, nakita na natin. Paminsan-minsan, FC plus delta F. Paminsan-minsan, FC minus delta F. O di, may change sa frequency. Now, to illustrate such change, meron tayong simpleng ano dito, diagram. Ayan. So, at logic 1, tama yan. Pinapakita nito, yung nasa gitna, ano, FC. Ayan, yung FC natin. Okay? Ayan, di ko masulatan. Ayan. Kapag logic 1, yung signal ng modulating information natin, modulating signal, anong nangyayari, di ba? FC plus delta F. O di tama yan, di ba? Ito yung FC, tapos ito yung epekto nung delta F, nung nag-add ng delta F, or yung peak change. Nung idinagdag yung sinasabi nating peak change, nagkaroon ng bagong frequency. Diba? Ngayon, yung bagong frequency na yun, nilabelan natin ng FM. Ayan. FM. Mamaya, papangalanan natin yan. On the other hand, kapag zero naman, logic zero, no, nag-substitute tayo kanina, anong nangyari, diba? FC minus delta F naman. So, nangyari, si FC nabawasan ng delta F, kaya FC minus delta F. O di, makakarating siya sa isang bagong frequency. Lilabelan natin siya ngayon na FS. Ayan, lilabelan natin na FS. So, sir, ano pong gusto ninyo ipakita dyan? Na kapag logic 1 nakakaproduce ng certain frequency na tawag FM, tapos kapag logic 0 nakakaproduce ng certain frequency ang tawag naman FS. Pero tandaan ninyo, yung FM, yan yung FC plus delta F kanina na in-explain natin. Tapos yung FS naman, yun naman yung FC minus delta F, wherein yung FC is the frequency of the carrier. And yung delta F, yung peak change. Ngayon, papangalan natin yung dalawang yan. Yung FM, kaya M yan, ano, tinatawag siyang ano, Mark frequency. Tahimik lang yan. Tahimik lang. Mark frequency. Tinatawag natin siyang Mark frequency if the
binary input signal is at logic 1 state, yung positive 1. Sir, paano naman kung ano, logic 0 or yung negative 1 natin na sinubstitute? Magpo-produce naman siya na FS. Na si FS, ang tawag naman sa kanya ay space frequency. Lutang. Ayan. Space frequency. Which is also equal to FC minus delta F. Yun naman po siya. We have logic 1. Kapag logic again, FC plus delta F, si FC plus delta F equal siya sa FM. Wherein FM is marked frequency. Tahimik lang yan. And yung logic 0 naman, napoproduce yung frequency na FC minus delta F, which is equal to FS, na ang tawag naman natin, space frequency. So, ayun. Tandaan nyo yung dalawang terms na yan, ha? Hindi yan lumutang lang sa kawalan, kundi yung FM tsaka yung FS, nanggaling lang yan sa FC plus delta F and FC minus delta F respectively. As the binary input signal changes from logic 0 to a logic 1 and vice versa, the output frequency shifts between two frequencies, the mark frequency and the space frequency. The mark and space frequencies are separated from the carrier frequency by a peak frequency deviation and from each other by a certain value. Ayan, pag tinanong kayo, class, gaano kalayo si mark frequency sa carrier frequency natin? Gaano siya kalayo? By what value ang pagitan nila? Hindi kailangan lagyan ng value yan. Nandyan din yung sagot sa figure. Anong pagitan ng FC tsaka FM? Anong pagitan nila? FM minus FC. Ano lalabas doon? Delta F po. Yan. Delta F. Ngayon, masasagot ba natin kung gaano naman kalayo si FM sa FS? FM minus FS. Ano naman ang lalabas doon? Gaano naman siya kalayo sa isa't isa? Ayan, andyan din sa figure yung sagot. Hindi nga lang pinapakita ng direkta. Delta F times 2, sir. Delta F times 2? Yes po. Yan, very good. Or 2 delta F. Yung distansya between FM and FS. O hindi ko natatanong yung distansya between FC and FS. Alam na natin, ang pagitan nila is delta F din. Ayan. So, pinapakita lang natin na through this or through the following diagrams, makaka-analyze tayo, makakahinuha tayo ng mga ideas regarding dito sa simpleng diagram lang na ang pagitan pala ng FC at FM ay equal sa pagitan ng FC at FS. Pareho yun. Kasi ang pagitan nila pareho, delta F or yung peak change. Meanwhile, yung distansya between mark and space frequencies are separated by twice the peak change. Ayan. So, ganun lang i-analyze tong figure na to, no? Ano pang pwede natin makuha dyan sa figure na yan? Marami pang iba, eh. May mga equations pa regarding or related sa frequency ang ating mag-generate. Sabi natin, sabi ni John kanina, FM minus FS is twice or 2 delta F or twice ng peak frequency. Therefore, pwede nating laruin or i-rearrange yung equation na yun para mahanap natin naman yung delta F, which happens to be equal to this one.
With FSK, the frequency deviation is defined as the difference between either the mark or space frequency and the center frequency, or half the difference between the mark and space frequencies. Frequency deviation is expressed mathematically as the equation below. San galing to? Eh, di dun sa sinabi ni John kanina na yung ano daw, FM minus FS, ayan, is equal to twice daw ng delta F. Ayan, delta F. O di dinivide lang both sides sa 2, producing this equation, yung ating delta F naman. Kasi madalas class, ang binibigay dito na problem ay related naman sa ang tawag dito, related sa mark and space frequencies. Tapos ang hinahanap naman yung delta F. Ang tawag niya dito, frequency deviation. Ayan, frequency deviation. Sir, yung frequency deviation ba, delta F din yan? Opo, delta F yan. Anong other term ng delta F natin? Di ba yung peak change or peak shift? Tsaka itong frequency deviation, pare-pareho lang yun. So, pag tinanong kayo sa quiz, ang sagot nung isa, frequency deviation. Ang sagot nung isa, peak change. O kaya, ang sagot nung isa, peak shift, frequency. O di, pare-parehong tama yun. So, huwag kayong masyado malilito. Marami dito mga term na iisa lang yung kahulugan. Kagaya ng digital radio tsaka digital modulation, iisa lang yun yung kahulugan nun. So, ayun. Napakita na natin ano, kung saan nakuha yung formula na nasa baba, delta F. Nilagyan lang na absolute value. Bakit? To ensure na positive lagi yung frequency deviation natin or delta F. Ayan. Bakit sir, di po pwedeng negative yan? Hindi po. Parang nag-a-assume ito ng ano, absolute value talaga. Absolute value lang. Pertaining the distance but not the direction or the reference. Kaya, i-retain natin as positive. Besides, napagbabaliktad din naman kasi ito sometimes eh. Minsan, pag logic 1, ang nilalagay na label FS. Tapos pag logic 0, nilalagay FM. Nababaliktad. Eh, doon sa explanation natin kanina, pag logic 1, frequency, ang tawag FM or mark frequency. Kapag, ano naman, kapag logic 0 naman, space frequency naman. Eh ngayon, sir, ano naman kung merong mark and space frequency and meron tayong formula ng frequency deviation, magagamit natin ito maya-maya sa ating pagsusolve ng problem. Pero sa ngayon, dapat maintindihan natin yung pag-a-analyze nito kasi yung paparating na PSK, medyo mahirap-hirap na yun i-analyze. Kaya dito, sa FSK pa lang, dapat maunawaan na natin yung concept behind. So paulit-ulit kong sinasabi, napoproduce yung dalawang frequency, yung mark frequency, tsaka yung space frequency. Tapos na-explain ko na din naman na si mark and space frequency ay nagmula din naman sa carrier frequency ng alin, nung analog carrier, kaya nga carrier frequency. And the frequency deviation or yung delta F natin na sinabi natin kanina, yung mark frequency, that is the carrier frequency plus delta F, which is na-analyze na rin natin kanina. On the other hand, yung FS naman natin is FC yan, minus delta F. Ayan. E ba't ko ba ini-insist to ng paulit-ulit? Ayan. Kasi may gusto ko ipa-realize muna dito sa inyo. Kung ganyan pala yung ating mga nabuo na expressions, tatanungin ko kayo, alin dyan sa dalawa yung mas mataas? Yung mark frequency or space frequency? Alin dyan sa dalawa yung mas mataas ang value numerically? Mark frequency po. Yan.
Very good. Yung mark frequency, mas mataas talaga value niyan. O di masasabi natin, mas mababa naman yung space frequency. Ano? Pero masasabi ba natin na si mark frequency ay equal or the same lang sa carrier? Hindi. Kasi merong frequency deviation eh. Ganun din yung space frequency. Hindi rin siya natin maihahawig directly or ma-equate with the carrier frequency kasi meron naman siyang distansya na delta F din or frequency deviation. And it is correct that the Mark frequency is higher numerically than the space frequency. Pero again, pwede naman magbaliktad yan. Nalito ka lang konti. Basta, ang gusto ko lang ipunto sa inyo, merong isa dyan na mas mataas kaysa doon sa isa. Ayan. Yun lang gusto ko ipunto dyan. May isang mas mataas na frequency kaysa sa isa. Hindi sila equal. Yun lang naman. Kahit magpalit, okay lang. Eh bakit mo ini-insist yun na may mataas na frequency kaysa doon sa isa? Kasi may epekto yan sa magiging output natin. May epekto yun. Kapag ano, nakakita na ba kayo nung waveform na mga frequency? Kapag ikinumpara natin yung, let's say, 60 Hz sa 60 kHz na frequency, pag kinumpara nyo yung dalawang yun na waveform, malamang mas mataas yung 60 kHz kumpara sa 60 Hz. Pero gusto kong tanungin sana, ano yung difference kaya pagdating sa waveform? Palagay ninyo, anong difference sa itsura ng waveform? 60 Hz at saka 60 kHz. Anong pagkakaiba nun sa itsura ng waveform? Nga, you may use your online resources din. Pwede nyo i-search anong pagkakaiba sa itsura ng waveform. Itsura lang. Wala. Walang sasagot. Sige, sa ganito na lang natin tignan yan. Kapag ang isang waveform ay mababa yung frequency value, mas wide yung kanyang waveform. Kagaya nito. Ayan. On the other hand, kapag mas mataas yung frequency, parang mas steep yung yung waveform niya, kumbaga, yung itsura ng waveform. Kagaya naman nito. Ayan, tapusin ko lang. Ayan, parang ganyan. So, yung mas mababang frequency, mas, paano ba natin kumbaga sa spring, mas batak, ano? Kumbaga sa spring. On the other hand, kapag mataas yung value ng frequency, parang, kumbaga sa spring ulit, yung na-i-press, na pisa, na ang bataw dyan, na-i-push na spring, nagkakalapit-lapit yung parang thread niya. Parang ganon yung itsura. Bakit ko ini-insist ito? Pati yung kanina, na kapag yung FM tsaka FS, magkaiba sila ng value at may mas mataas na frequency kaysa sa isa. Kasi, makikita natin yung difference dun sa output frequency waveform natin. Which is ito na nga. Ayan. Ano po yan, sir? Meron tayong binary input, yung nasa taas, yung may square wave. Makikita natin dyan plus, series lang siya ng palitan ng 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kunwari yan daw yung ating information signal. On the other hand, yung nasa baba naman, yan yung output naman ng ng FSK waveform or frequency shift keying waveform. Eh bakit ganyan, sir? Parang parang magkaiba.
kapag logic 0 versus logic 1, magkaiba. Magkaiba talaga. Sa paanong paraan, analyze muna natin yung amplitude. In terms of amplitude class, pare-pareho yung amplitude niyan. Hindi nagbago yung amplitude niyan. So, hindi siya amplitude shift keying. So, hindi natin masasabi na amplitude shift keying yan. E di FSK talaga or frequency shift. Bakit? Kasi at certain point, ganito yung frequency value niya. Kaya lang kapag sa other point of view naman, nagbabago yung kanyang frequency value. Kagaya nga nung dinescribe ko kanina sa spring, na at a certain point parang banat yung spring, at another point in time naman, parang naipepress naman yung spring. O di parang ganyan din yung nangyayari. And tinanong ko rin kanina, at pinaliwanag ko rin naman kanina, na magkaiba yung frequency ng FM at saka FS. Tapos sinabi ninyo, mas mataas kanyo yung FM kaysa sa FS. Tama naman. And kaya ko rin tinanong kung bakit kailangan malaman kung sino yung mas mataas. Kasi the higher the frequency, the steeper the waveform will be. Parang ganito yung na-press niya. Kapag mas mababa naman yung frequency, the more na nagmumukha siyang parang banat na spring. O di tama yung assumption natin that the mark frequency is higher than the space frequency. O di tama yung waveform natin ngayon. Hindi natin masasabi ngayon na fix yung frequency natin kasi nga at logic 0 napoproduce si FS, at logic 1 napoproduce yung FM, and so on and so forth. O di magkaiba, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng shift sa frequency. Kaya nga, frequency shift keying. Naintindihan po? Ang tahimik naman nila. Ang dami namang mark dito, tahimik lang. Ilan ba itong mga mark dito? Nasa 26. Ang daming mark pala dito. Tahimik lang. Anyway, meron po bang question regarding dito? Any more questions? Mga mark? Wala naman po, sir. Ayun, nabawasan na yung mark. Naging Ronald na. Yan, wala pa naman sa ngayon. So, na-analyze na natin yung equation, yung na-produce na dalawang frequency. Nakita na rin natin yung frequency deviation, kung paano kinuha. And explain na rin natin yung waveform. Ngayon, i-analyze naman natin yung bitrate, yung baud, at saka yung bandwidth ng FSK. Nasabi natin, nung una pa lang, nating part ng ating discussion, sinabi na natin meron kasing formula ano for baud, meron ding formula for Nyquist bandwidth na inintroduce tayo noon pa last week ba yun or last week. Sinabi natin noon na for ASK, PSK at saka QAM, pare-pareho yung formula na gagamitin for Nyquist bandwidth and baud. Pagdating sa FSK, sinabi natin noon, iba yung approach. O ngayon natin malalaman, gano'ng kaiba? Bakit hindi nasunod yung formula na Nyquist bandwidth? Kung naalala nyo pa yung Nyquist bandwidth, ano, yung minimum bandwidth natin, may formula tayo doon. Ganon din yung baud, meron din tayo formula doon, yung FB over N. Yung formula na yun, hindi yun masusunod dito sa FSK. O tignan natin kung bakit. The baud for binary FSK can also be determined by substituting N is equal to 1 in the equation for baud. So, yung ating baud pala, equal lang din pala sa bitrate. Wala palang problema doon. Pero paano sa ano sa bandwidth? Kasi, di ba, inirelate natin yung bandwidth sa bitrate.
Adi wala tayong problema dito. Sabi dito, yung bod daw, yung bod natin na formula noon pa, na-introduce na natin ito as FB over N, where N is the number of bits and your FB is the bit rate. Kapag sinubstitute daw natin, N is equal to 1, wherein sabi na nga natin nung simula pa lang, for FSK and ASK, 1 bit lang talaga sila. Kaya ang kanilang bod ay equal din sa kanilang bit rate, which is correct. Ayan. Wala tayong problema dyan. The bod for FSK is equal to the bit rate. Ngayon, ang susunod natin problema, yung bit rate. Paano natin mahanap? Tsaka yung bandwidth. Kasi related yung bandwidth at tsaka yung bit rate sa isa't isa. O di, analyze natin. FSK is the exemption, yan, nabanggit na natin, to the rule for digital modulation. Bakit exempted? Kasi meron tayong Nyquist bandwidth is equal to, ang formula pa nga natin noon, yung generally twice the bit rate. Pero may dinagdag tayo doon, considering the M or the number of combinations. As the minimum bandwidth is not determined from the given equation for minimum Nyquist bandwidth. So the minimum bandwidth for FSK is given as the equation shown below. So makikita natin, ibang-iba talaga. Kumpara doon sa natutunan nating formula ng Nyquist bandwidth, yung formula na yon na una nating natutunan, applicable lang siya class sa FSK, sa ASK, amplitude shift, applicable lang siya sa phase shift keying at saka sa quadrature AM. Pero hindi siya applicable sa FSK kasi may sariling formula FSK. At ito na nga yun. So siya lang, no? May sariling formula. Where B is the minimum bandwidth or Nyquist bandwidth din. Yung FS tsaka FM, alam na natin yan. Mark and space frequency, naka-absolute value para ma-negate yung effect ng yung negative value, no, kung sakali magbaliktad yung mark and space frequency para hindi kayo magkamali. So nilagyan na absolute value plus twice the bit rate. So FB natin, bit rate. Paki-take note na lang tong formula na to, no, kasi i-rearrange natin to sa paanong paraan. Makikita natin yung FS minus FM, saan nga to equal ulit? Saan siya equal? Wala, nakalimutan agad. Pagbaliktarin nyo lang, unahin nyo lang yung FM. FM minus FS. Nagbaliktad lang yan eh. Pero still, logically, yun pa rin naman yun eh. FM minus FS. Ano yun? Ano yun kanina? 2 delta F. Yan, very good. So we have twice the frequency deviation. O di, pwede pala nating palitan yan ng twice ng frequency deviation. E di, try natin palitan. Kapag pinalitan naman daw, ayan, tama naman, FS minus FM equals twice the frequency deviation. Ang mangyayari, the bandwidth will be equal to, bago natin ipakita yung final answer na yan, pinalitan siya ng twice the frequency deviation plus twice nung bit rate, which is nasa formula na. Tapos pinactor out yung 2, kaya po naging ganito yung expression natin. Yan, 2 times delta F plus delta B, where delta F is the peak change or yung frequency deviation natin, tapos yung FB naman, bit rate. Take note, magkaiba unit niya na. Yung delta F, ang unit niyan, hertz. Pwedeng kilohertz, megahertz, gigahertz, etc. Meanwhile, yung FB naman, or bit rate, ang unit niyan, bits per second. Kilobits per second, megabits per second, gigabits per second, etc., etc. So, pakitandaan na lang yung engineering notation natin. Ano pa ba? So, magkaiba yung value, ano? Pero, again, dahil bandwidth ang hinahanap, yung unit ng bandwidth natin, hertz din, kilohertz,
megahertz, gigahertz, etc. So, bandwidth. Eh sir, paano kung wala yung ano frequency deviation? Ang given lang, mark and space frequency. Eh di balik ka dun sa ano, sa unang formula inintroduce. Eh di ito yung gamitin mong formula. Kung ang given lang, mark and space frequency. Pero kung merong frequency deviation, eh di diretso ka na dito sa formula na to. Ano po? So, try nating ano, i-analyze pa yan. Kasi meron pang nakatagong ano to eh. Kumbaga parang misteryo, no? Itong formula na to, kung meron lang kayong ano eh, FM na, yung FM, hawig siya sa tinatawag na Carson's Rule. Ayan, si Carson's Rule, ginagamit naman siya sa FM. Hindi mark frequency ah. Yung frequency modulation. Si frequency modulation plus, siya yung FM na ginagamit sa ano, analog FM radio stations, yung mga alam nating FM radio. Ayan. Analog pareho yun. Analog yung signal na carrier. Analog din yung information. Ngayon, ang counterpart naman niya, dito sa pinag-aaralan natin, ang counterpart naman niya, FSK. Si FSK naman, analog pa rin yung carrier, pero yung modulating signal or yung information natin, digital. Yun naman yung pagkakaiba ng FM, yung frequency modulation, sa FSK. Now, dun sa frequency modulation or FM, merong tinatawag na Carson's Rule. Yung Carson's Rule, hawig dito sa formula na yan na nakikita ninyo. Ang pagkakaiba lang yung bit rate ay pinapalitan ng modulating signal frequency. Which is medyo malalim na, hayaan na natin, na i-share ko lang, hawig ito sa Carson's Rule. So, na parang na kukuha natin na itong formula na to, kumuhawig siya sa Carson's Rule, maaari nating masabi na tama yung pagkakaderive natin sa equation na Nyquist bandwidth, which is equal to twice the frequency deviation plus the bit rate. O di gamitin natin siya sa sample problem. So we need to answer first the peak frequency deviation, yung delta F yan plus, next the minimum bandwidth and C, both. For a binary FSK signal with mark frequency of 49 kHz, a space frequency of 51 kHz, and an input bit rate of 2 kbps. So meron tayong mark frequency, FM, meron tayong space frequency na FS, tapos meron tayong bit rate na 2 kbps. Ngayon, given yung mark and space frequency, edi mahanap natin yung bandwidth. Pero bago kasi pinahanap yung bandwidth, ang pinapahanap sa A, peak frequency deviation. E di, ang una natin hahanapin muna yung delta F. Ayan, delta F. Ayan. Diba may formula tayo dyan, yung FM minus FS, ayan, na naka-absolute value. Para kung sakaling mas mababa yung mark sa space frequency, ay at least may absolute value. Yan. Over 2. So, naipakita na natin yung formula na yan. We have the mark frequency, 49 kHz. Tapos, space frequency na 51 kHz. So, 49 minus 51, negative 2. Dahil naka-absolute value, edi cancelled na yung negative. Ano? Edi, ano na lang siya, 2 kHz over 2. So 2 over 2 is 1. 1 ano? 1 kHz. Nasusundan po. Nasusundan po ba? Opo, sir. Okay. Now, nahanap na natin yung peak frequency deviation. Ang susunod naman papahanap dyan, bandwidth. So minimum bandwidth. Ipinakita na rin natin yung formula ng bandwidth kanina. Yung hawig nga sabi do sa Carson's Rule, which is equal to 2 times the delta F, ayan, which is nahanap na natin, 1 kHz, plus yung ating bit rate.
Yan, FB. Okay? So, kapag sinubstitute natin, meron naman lahat, ano, 2 times yung delta F na solve na natin, 1 kilohertz, plus yung bitrate natin, 2 kbps, pareho namang K, kilohertz, tsaka kbps. So, ma-add natin ng pareho yan. Ma-add natin numerically or directly. Eh, sir, paano kung ano yan? 2 mbps. Tapos yung isa ay 1 kilohertz. Ah, magkaiba yun. Para lang malinaw, ano, iba yung usapan kapag pinag-add mo yung ano, 1 kilo plus, let's say, 1 mega muna. Yan. Magkaiba sagot niyan. Anong gagawin natin? Dapat ito, ma-convert natin to ano, to same unit. Dapat maging kilo. O di, instead na 1K plus 1M, dapat ang gawin mo, 1K plus, kuko-convert natin sa K yan, edi 1,000K. Yan. Saka mo sila ngayon mapag-a-add. So, you really need to review your engineering notations. Kasi, syempre, panahon pa ng ano yan, panahon pa ng chemistry and mga physics natin. Dapat, hindi ninyo nakakalimutan yon. Bagamat, nakikita ninyo, no, 1 kilohertz, edi kilo, tapos 2 kbps, eh pareho lang namang K. So, pwede nating i-add ng direkta. So, we have 1 plus 2, 3. 3 kilohertz times 2. Therefore, the bandwidth is 6 kilohertz. Ayan. Eh, paano kung palitan ko to class? Same ano pa rin, same frequency deviation. Kunwari, ginawa ko siyang ano, 0.5 mbps. Ayan, paki-compute nga po yung ano, yung Nyquist bandwidth. Ginawa kong ganyan, 0.5 mbps. Paki-compute yung Nyquist bandwidth. Tignan nga natin kung naalala pa yung engineering notation. Pwede niyong ilagay sa chat yung ating sagot. Yan, para napapractice din tayo. Yan, anong unit niyan? Mr. Kingson. Yan, very good. 1,002 kilohertz. Paano nangyari yun? Yung 0.5 mbps, M yan, tapos yung kanina, 1 kilohertz. So yung mbps, convert natin siya to kbps. E di, yan ay 500, ano? 500 kbps. So 500 plus 1, 501 kilohertz times 2, 1,002 kilohertz. Very good. So, you need to observe and read carefully the problem. Baka akala natin madali lang, pero nagugoyo na pala tayo, no? So, you really need to look carefully dun sa mga units involved. Hindi basta, ano lang, tira ng tira. So, for the board, na ano na natin ito, no, na explain na natin to kanina, that the baud, ayan, yung baud daw, equal lang siya sa bitrate natin, or yung FB. Bakit equal lang sa FB? Kasi yung bits natin dito, 1 lang. Ayan. So, kung meron na tayong bitrate, 2 kbps, edi yun na rin yung baud natin, papalitan lang yung unit. 2k baud. Or 2,000 baud. Okay? May question po ba tungkol dito sa problem na to? May question po ba?
wala naman yata. So, let us continue our discussion. So kanina, ipinaliwanag natin ano na yung isang formula ng bandwidth, yung 2 quantity delta F plus FB, yung formula na yun, hawig siya sa tinatawag na Carson's rule ng frequency modulation. Ngayon, kung ang FSK pala ay counterpart ng frequency modulation, ibig sabihin, anuman yung rules na ina-apply dun sa frequency modulation ay siya ring rules na ina-apply pagdating dito sa FSK. Kaya nga nagamit natin yung Carson's rule eh, nakahawig. O di, magagamit din natin yung tinatawag na Bessel function. Sir, ano po yung Bessel functions? Yung Bessel function, of course, function, equation yan. We can use that to determine the approximate bandwidth for FSK wave. Approximate lang na bandwidth. So as shown in the previous figure, ayan, babalikan natin mamaya, no? The fastest rate of change in a non-return to zero binary signal occurs when alternating ones and zeros are occurring. So balikan natin yung figure kanina, ito. Ayan. E ano ba kasi yan, tungkol saan yung figure na yan? So dito, ipinapakita natin yung konting reality, ano? Alam na natin sa simula pa lang na kapag digital modulation ang pinag-uusapan, yung carrier natin, analog. Ibig sabihin, from time to time, pabago-bago ang amplitude. On the other hand, yung ating modulating signal or yung information natin, dapat digital. Pag sinabing digital, usually represented by square wave. Kagaya nung nasa figure na to, nasa taas, yung labeled input. Yung input na yan, yan din yung modulating signal, yan din yung information signal. So, pare-pareho lang yun. So, mula nung nagsimula tayong mag-discuss ng ASK and FSK, palaging ang aking example, ano, salit-salitan, 1010 or 010101. Ngayon, medyo lapatan natin ng konting realidad, ano, ng input signals natin, hindi salit-salitang 1010, kundi merong string na sunod-sunod na 1, meron ding string na sunod-sunod na 0, or merong tigdadalawang 1, dalawang 0, tigtatatlong 0, tatlong 1, or kung anumang combination, depende dun sa, ang tawag dito, yung information na pinadadala natin. Yun yung reality nun. Hindi yun 1010 palagi. O di, tanggap na natin na hindi palaging 1010. Pero, anong gusto ipakita nitong ano na to, tong waveform na to, na itong illustration na to, nagpapakita class, kung paano natin malalaman yung tinatawag na highest fundamental frequency. E ano po ba yung highest fundamental frequency? Si highest fundamental frequency, ayan sana yung equivalent frequency ng input natin kung analog siya. Parang ganun, ano? Ganun nyo siya tignan. E komo nga class, ang ating signal, particularly yung ating information signal ay digital, it is safe to assume na baka pwede nating i-translate to into its equivalent na ano na analog form. Nang tawag naman highest fundamental frequency. Eh bakit ganun? Bakit digital modulation nga ito? Bakit kailangan hanapin yung highest fundamental frequency? Kasi po class, gagamitin natin yung highest fundamental frequency na yan sa paghahanap naman ng approximate bandwidth using Bessel functions. Sir, iba po ba yan dun sa bandwidth kanina na example natin? Opo, iba po yan. Yung kaninang example natin, Carson's rule yun. Ngayon, ang gagamitin naman natin, Bessel functions. So,
So dalawa pa lang paraan para makahanap ng bandwidth sa FSK. Isa, yung kahawig ng Carson's rule. Tapos yung isa, tinatawag na Bessel functions. Tandaan nyo yun. Kung maarte pala itong FSK, ano, may dalawang paraan siya. Samantalang yung ASK, yung PSK, at saka yung QAM, isang formula lang ginagamit for Nyquist bandwidth. O di, nandun na tayo. Kailan natin masasabi na ang frequency na mag-generate ay highest fundamental frequency? Kapag nakita natin sa waveform na yung palitan ng ones and zeros ay ang tawag dito, yung yun na yung pinaka ano, pinakamalapit na exchange ng ones and zeros. Kagaya nito, yung nasa kaliwa, upper left, logic 1 siya nagsimula, nag-shift agad sa logic 0. O di, yung shift na yon na ganun kabilis, yun na agad ang magde-determine ng tinatawag na highest fundamental frequency. Ayan. And yung time it takes na mag-shift from logic 1 to logic 0, nire-record yun. Kaya nga, makita nyo dito, no, merong nakalagay dito TB, hindi yung tuberculosis, ano, but time for each beat. Time para sa bawat beat. Pwede yung shift ng time ng logic 1 to logic 0 ay nagaganap in 2TB. Dalawang ano yan eh, dalawang time ng beat. Yun yung pinakamabilis na nag-shift yung logic 1 to logic 0. Kaya lang may instansya din kasi class. Halimbawa lang naman ano, wala to. I-cross muna natin yan. Yan. Ang meron, itong parting ito. Ayan. Pwede rin kasi class, ito naman yung highest fundamental frequency. Ito po. Ayan, label na natin. Ito at saka ito. Ayan. Yung krinos ko sa kaliwa, halimbawa wala yun, ano, wala yun. Hindi natin, hindi kasama sa illustration. Masasabi natin, on the other hand, na ito, yung 00 tapos 11, yan naman yung ating basehan for highest fundamental frequency. Bakit? Kasi sa buong input, itong 00 tapos 11, yan yung pinakamabilis naman na shift from logic 0 to logic 1 or logic 1 to logic 0. Ayan, kasi pwede mo pang dugtungan eh. Pwede mo pang idugtong to, itong dalawang 0 na to. So we can continue the waveform in this manner. Yan, parang ganyan. So masasabi natin na yung 0011 or 1100, yun yung pinakamabilis na shift. E di kung ano man yung mag-generate na ano nun, na frequency, yun ang highest fundamental frequency. Nire-record din ba yung time? Nire-record po. Sa paanong paraan? So nire-record siya as 2T1. Ayan. Yung 2T1 katumbas ng apat na time ng beat. Or yung beat time ba yan? So, ayun. E como sa illustration natin originally, kasama naman talaga ayan, itong nasa kaliwa, masasabi na natin agad na ang pinakamabilis na shift ng 1 to 0 or 0 to 1 ay yung nasa unahan. Ayan, 1010 agad eh. O di, yun na magiging basehan natin for highest fundamental frequency. E paano natin mahanap yan, sir? Paano po natin mahanap yan? Ayun, may maliit na formula sa baba. O, ito po. Yan. FB over 2. Ano po yan, sir? Yung bit rate natin, corresponds kasi dito yan eh. Ayan, 2TB. Kaya i-divide sa 2. Kaya may over 2. Tapos yung F natin, frequency na yan, labelan natin na FA. Ayan. Fundamental frequency. FA equals FB over 2. Ayan. Bakit FA, sir? Kasi ang unang alphabet A. Kaya, and fundamentally, ABC. So, gawin na lang natin siya FA. Ayan. So, nakikita natin, ano, nagaganap yung pinakamabilis na shift dito sa illustration, dun sa part
na kung saan nag-shift from 1 to 0 or 0 to 1. Doon natin mahahanap yung highest fundamental frequency. Pinapaintindi lang natin yon, yung point na yon. So ano pa? Komo nga, nalaman na natin na doon natin malalaman yung pinakamabilis na shift from 1 to 0 or 0 to 1 sa parte na FB over 2, edi masasabi natin that the fundamental frequency is, ayan, equal to FB over 2. Di tama yung ating assumption kanina. Ayan, nilagyan lang na FA, where FA is the highest fundamental frequency. Ang unit yan, hertz. Tandaan nyo, ah, hertz yan. Meanwhile, yung FB, bit rate pa rin yan, bits per second. It can be kbps, mbps, gbps, and so on. E di, conforme sa value nung ano, no FB, malalaman natin yung unit ng ano, FA. If ang bit rate natin is 2 kbps, e di ang highest fundamental frequency natin ay ano? Ano po? If the bit rate is 2 kbps, ano kaya yung highest fundamental frequency natin? Wala, sa substitute lang. Sige, you may put your answers sa chat natin or you can raise hand siguro to answer. Let's say we are going to use this formula, FA equals FB over 2, and yung ating bit rate is 2 kbps. Therefore, yung ating FA is equal to what? Yan, 1 hertz daw. 1 hertz, hindi po, medyo kulang. 2 kbps po yun. So dapat, ang fundamental frequency natin is 1 kilohertz. Yun. Kasi merding K eh. Yan. So magagamit nga natin itong highest fundamental frequency doon sa tinatawag na Bessel table. And magagamit natin siya dito sa puntong to. Ayan, when finding the tawag dito, modulation index. So yung modulation index for FSK is represented by H. So pag H plus, it means yan yung modulation index ng FSK. Pero tandaan ninyo, nasa ano na tayo, nasa Bessel function. So lahat ng dinidiscuss natin dito, Bessel functions. Tapos na tayo doon sa Carson's rule. Ganun lang siya kadali kanina. Ngayon, itong pinag-uusapan natin, puro Bessel functions ito. So nagsimula tayo sa paghahanap ng highest fundamental frequency. And then nakita natin that the highest fundamental frequency is FB over 2. Edi yun na yun, yung FA. Tapos after nun, hanapin naman natin yung modulation index, which is H. So yung H naman natin equal sa peak frequency deviation or frequency deviation, yan yung delta F natin, yun yung frequency deviation pa rin yan, and then yung FA natin, the highest fundamental frequency. Yun, parehong ano yan, parehong hertz. So we expect that the modulation index is unitless. Walang unit yan pag pinag-divide mo. So modulation index or modulation ratio. So para saan yan? Para saan yung H na yan? So kapag na-compute na natin yung ano, yung tinatawag na modulation index, meron tayong gagamitin na susunod na tinatawag na Bessel table. Unfortunately, hindi ko lang nailagay dito no, yung Bessel table. Pero baka may example tayo later on. So for Bessel table consideration, pwede nyo i-search to sa internet.
Bessel table for FM or FM na lang kasi pareho lang naman yung ginagamit sa FM tsaka sa FSK. So, search lang sa Google, Bessel table for FM, frequency modulation. Pareho lang siya. Ngayon, para saan yan? Ba't tayo naghahanap ng H? For Bessel table consideration, M, or yung H natin pala dito, sorry, yung H dito will determine the number of significant sidebands based on the table provided. So may table nga ito, available naman siya sa internet, so you can search it individually na lang. For the determination of bandwidth, two formulas should be considered. We have low index tsaka high index modulation. For low index modulation, we have 2FM. And for high index, we have twice the peak frequency. So the actual bandwidth required to pass all significant sidebands for an angle modulated wave is equal to 2 times the product of the highest modulating signal frequency and the number of significant sidebands determined from the table of Bessel functions. Thus, B is equal to twice N times FM. Ayan, medyo nakakalito pa, no? Pero explain natin isa-isa. For Bessel functions or Bessel, ito yung Bessel functions, meron tayong gagamitin tinatawag na Bessel table. Si Bessel table, pwede nyong i-search sa internet. I-search nyo na lang Bessel table for frequency modulation. Okay lang yun. Pareho lang naman Bessel table yun. O di may papakita sa inyong table. Nagpapakita yun ng ano, yung mga J0, J1, J2, J3, and so on. Yun yung number of significant sidebands. Yan. Sir, ano po ba yung sidebands? Yung sidebands, nagde-determine yun ng ano, ng bandwidth. Halimbawa, yung representation natin kanina, dun sa, nung nagsimula tayo kanina, di ba, we have the FS, tsaka, ano nga ba yun, FM. Tapos sa gitna nila yung ano, yung FC. Yan, gawin natin ano, broken line. Parang broken heart mo. Yan, FC. Yan. Ang tawag dito sa FS, tsaka FM, ito, at tsaka ito, ang tawag dyan, sidebands. Yan, sidebands ang tawag dyan. Ano naman, sir, kung sidebands ang tawag dyan? Yung sidebands na sinasabi, siya yung typically nagde-determine ng bandwidth ng isang frequency modulation or in this case, FSK, ano, ayan. Pag ma-minusin mo lang yan, bandwidth na yan. Pero dito kasi sa FSK, meron tinatawag na significant sidebands. So, ang laro dito, hindi lang tungkol sa FM at FS. Merong certain number of sidebands na ang tawag significant sidebands na dapat din nating i-consider. Kasi hindi lang FS at FM yan. Baka merong somewhere dito sa outside na may tuturing natin na significant sideband. Kung ang ituturing lang nating sidebands ay FM at FS, edi hindi na sana tayo nag-compute ng bandwidth kasi ang magiging bandwidth dyan, yung delta F. Pero dahil kinoconsider natin yung tinatawag na significant sidebands, edi magbabago talaga yung value ng bandwidth. At yung value ng bandwidth na yun ay either mag-i-increase or mag-de-decrease, tataas or bababa, depende sa bilang ng significant sidebands. Ayan. Eh, paano namin malalaman, sir, kung ilan yung significant sidebands? O di balik tayo dun sa concept ng Bessel functions. Sa Bessel functions, dito sa FSK, una nating inaalam yung tinatawag na highest fundamental frequency, yung FA. Alam na natin yung formula, FB over 2. Di okay na. Next naman na aalamin natin yung H or modulation index. Yung H na yan, ang formula, delta F over FA. Yung delta F, alam na natin, frequency deviation. And then yung FA, the highest fundamental frequency. Parehong hertz. Pag dinivide, unitless. Now, may lalabas sa sagot dun sa H. Kung ano man yung lalabas sa sagot dun,
yun naman ang gagamitin mo sa pagtingin mo naman sa Bessel table. Halimbawa, ang lumabas na H ay 2. Halimbawa, ano, H is equal to 2 kasi unitless. Tingin ka sa Bessel table, saan natapat yung ano yung 2 na modulation index. Edi kapag nagawa mo na yon, ibibigay na sa iyo ng Bessel table ilang significant sidebands ang meron. Doon mo na malalaman sa Bessel table ilan yung significant sidebands for this particular modulation index. At kapag alam mo na yung bilang ng significant sidebands, saka mo naman ngayon gagamitin itong formula na to. Ayan. We have the bandwidth is equal to 2 times we have N times FM. Ayan. Tanggalin na natin yung times. Ayan. So, N FM. Where N is the number of significant sidebands. Tapos yung F natin, FM natin, ano pa to eh, sa modulating frequency pa ito eh, ng FM. I mean, frequency modulation. Pero pagdating sa FSK, sir, anong gagamitin nating formula? So, ituloy natin. Asa na ba? Okay. So, yung ating ano, ating H or modulation index, may alternative formula siya. Ayan, ang alternative formula niya, ito. Maintindihan naman natin yan, bakit? Kasi yung FM minus FS over 2 or delta F over 2 pala, ayan, equal yan dito based dun sa formula kanina. Over yung FB, saan galing yan, sir? Actually, yung FA, di ba? Sabi natin kanina, that's FB over 2. Ayan, nag-cancel lang yung 2. Kaya natira, FM minus FS over FB. So, pwedeng gamitin itong formula na to to find the modulation index. Ayan. Ngayon, merong tinatawag na worst case scenario. So, the worst case modulation index is which is that which yields the widest bandwidth. Tama yan. Napag-aralan na natin noong nakaraan na kapag wide yung bandwidth, bagamat ina-assume natin noon do sa Hartley's law at saka sa Shannon limit, ina-assume natin pag mataas ang bandwidth, mataas ang information capacity or yung bitrate. Tama naman. Kaya lang ang problema, kapag wide naman yung bandwidth, nakaka-interfere na tayo dun sa iba pang gumagamit ng bandwidth or ng spectrum. Kaya kinoconserve natin yung bandwidth. Kaya nga may tinatawag na minimum bandwidth or Nyquist bandwidth. Kasi hanggang dito lang talaga tayo. Hanggang ditong bandwidth lang. Hindi pwedeng sumobra ka. At yun naman ang ina-explain dito. Pagdating daw sa Bessel functions, the worst case is kapag nakakuha ka ng widest bandwidth. Bakit? The widest bandwidth occurs when both the frequency deviation and the modulating signal frequency are at their maximum values. Ayan, malinaw naman yan, ano? San galing yan? E di galing din yan dito sa previous natin. Ayan, kapag ito daw, kapag ito daw mataas, yung delta F natin, talagang tataas yung H. Tama naman yan. Kapag yung FA naman natin, highest fundamental frequency, bababa, tataas pa rin yung ano natin, yung H. Ayun yung sinasabi doon sa worst case. So the worst case is that kapag mataas or maximum yung frequency deviation, tapos na-minimize natin ang husto yung highest fundamental frequency, that will lead us to a high value na modulation index. Kapag mataas yung value na modulation index, marami yung significant sidebands. Tandaan nyo yun. At ma-explain din naman natin yun sa siguro next meeting kung loloobin. Kapag mas mataas yung makukuhang H, mas maraming significant sidebands. Kapag mas maraming significant sidebands, ibig sabihin nun, mas paluwag
ng paluwag yung bandwidth. O di, anong gagawin natin para ma-minimize yung H? Sige nga, kayo tatanungin ko, paano natin ma-minimize yung modulation index natin? Anong gagawin natin doon sa peak frequency deviation? Anong gagawin natin sa highest fundamental frequency? Para ma-minimize yung modulation index, which is H, ang gagawin naman natin, dapat as much as possible, mapababa naman natin yung peak frequency deviation. At the same time, dapat mapataas naman natin yung highest fundamental frequency. Kasi direct tsaka indirect ano, or inverse relationship yan. Alam na rin natin yan. Kapag pinababa natin yung peak frequency deviation, ibig sabihin magkalapit lang yung mark and space frequencies. E di limited nga yung bandwidth. At the same time, yung highest fundamental frequency natin, pag napataas naman natin, ibig sabihin nun, mas nakoconserve natin yung bandwidth. Bakit? Kasi mataas yung bitrate. Mataas yung bitrate, ano? Pero yung bandwidth between, or yung space between mark and space frequencies, minimized. E di nakoconserve natin yung bandwidth. And that's an ideal approach. Kaysa yung magsayang ka, magpalawa ka ng kalsada, tapos ang dadaang sasakyan, piraso lang. Parang ganun ano, nagpaluwag-luwag ka pa ng bandwidth, wala naman palang gumagamit masyado. Hindi sayang lang pagpapaluwag ng bandwidth. Kaya ang ginagawa natin, imbis na paluwagin yung bandwidth, ang nangyayari, kinoconserve lang natin yung bandwidth. Yun yung mga technique. So, yun na nga, dumating na tayo dito sa point na to na we can replace yung delta F at saka yung FA para maging ganito naman yung formula. So, medyo mabibitin yata tayo dito, no? Ay, de, sige, isolve na rin natin. Using a Bessel table, determine the minimum bandwidth for the same FSK, yung kanina, with mark frequency 49 kHz, space frequency 51 kHz, and input bitrate of 2 kbps. Paano natin gagawin yan? E di magsimula muna tayo dun sa FA. Yan. Yung FA natin, nakuha na natin yan, FB over 2. So meron tayong FB, 2 kbps divided by 2. So we have 1 kHz. Yan. Paumanhin, medyo sosobra yata tayo ng konti. Next one, na-determine na natin yung FA. Next, we will be performing or finding yung H or modulation index. Yung modulation index naman natin is equal to pwedeng delta F over FA or pwede rin namang yung formula natin na FM minus FS, ayan, over FB kasi yun ang provided. So kapag pinerform natin yan, 51 minus 49, 2 kHz divided by 2 kbps, the modulation index is 1, tama ba? 1 ata ito. 51 kHz minus 49, that's 2 kHz divided by 2 kbps, pareho namang K. O di, 1 nga. Ayan, unitless. Yan yung ating H. Anong gagawin natin dyan sa H? Yung H na yan, titingnan ninyo sa Bessel table. Kapag ang value ay 1, or yung modulation index is 1, titingin ka ngayon sa Bessel table. Malalaman mo that the number of significant sidebands, yan, number of significant sidebands or SB na lang, yan, sidebands. Makikita nyo sa table, Bessel table, na number of significant sidebands is 3. Kasi yung 3 na yan, gagamitin naman natin to find the bandwidth. Anong formula? Yung formula pinakita ko kanina, yung 2N FM. Ayan, pero in this case, ito ay delta F.
Ayan. Palitan na natin, generalize na natin. 2n delta f. Ayan. So pag sinubstitute natin, 2 times 3 times delta f natin, 1 kilohertz, edi yan ay 6 kilohertz pa rin. Nagkataon lang. So 6 kilohertz. Yan. So yan yung ating bandwidth using the Bessel function or Bessel table. So kung loloobin next meeting sa Tuesday, ay magkakaroon pa tayo ng isa pang example dito. Pero I want you to prepare first yung Bessel table. Again, nasa search lang naman yan sa internet. Para malaman ninyo kung paano gamitin yung Bessel table. Ito lang naman gamitin yung formula provided. Pero yung pag-determine ng number of significant sidebands, yun yung mahirap. Ipapaliwanag ko yan sa Tuesday kung loloobin kung paano siya nakukuha. So sa ngayon, medyo ano na tayo, medyo overtime.